Ang lungsod ng Baguio ang isa sa mga paboritong pasyalan ng mga Pilipino tuwing Pasko at Bagong Taon. Sa dami nga ng mga turista doon ngayon, sa mga sasakyan na lamang nagpapalipas ng gabi ang ilan. Nakatutok doon ang live si Katrina Son. Katrina? Atong punong-puno nga ngayon ang Baguio City ng mga turistang piniling salubungin dito ang Bagong Taon. Sinamantala ng mga turista dito sa Baguio ang maaliwalas na panahon. Ang ilang pamilya sa Burnham Park, kanya-kanyang latag para mag-picnic. Para kaming mga buong pamilya magsama-sama kami dito. Yung mga bata, naglalaro ng mga larong bike, ganun. Naglalaro ng playground para mas masaya. Pero mahigpit ang paalala ng mga nagbabantay na bawal ang alak dito. Ang turistang si Donato, nasita dahil sa dala niyang alak na inilagay sa bote ng tubig. Yung may halong naman na at kunti lang, ma'am. Bawal po, ma'am, kasi alam naman natin yung mga tao pag nahaluan ng alcohol, nasa espiritu ng alcohol, nagiging unruly ang mga yan. So yun yung iniwasan natin dito. Sa dami ng mga turistang umakyat sa City of Pines, matindi na rin ang traffic. Fully booked na ang mga hotel. Ang mag-asawang Tim Mates Aquavera na galing pang Australia, laking tuwa ng may maibook pang hotel. Nandito raw kasi ang kanilang pamilya na nais nilang makapiling pagsapit ng bagong taon. Para mabisita yung family line for Christmas, tapos maganda mag-New Year dito sa Baguio. There is a bit of traffic because everybody wants to come here, but it's beautiful, so it's worth it. First come, first serve na nga nangyayari. May mga last minute bookings kaming nakukuha na hindi na rin namin ma-accommodate. Ang ilang pamilya sa kanilang sasakyan na lang magpapalipas ng gabi dito sa Burnham Park dahil sa hirap maghanap ng matutuluyan. Basta importante magkakasama kami pamilya. Mahigpit din ang ginagawang pagbabantay ng BFP sa mga nagbebenta ng mga bawal na paputok sa lungsod. Bawal bumili at magbenta ng anumang paputok dito. Kaya may ilang dumayo pa sa tuba para makabili. Yung lights kasi na binibigay tuwing bagong taon, nakakapag ano siya. So parang binabright niya yung start ng year natin. So kailangan natin fireworks para dito. Napakaganda naman ang benta ngayon. Low of supply. But the demand is many. So nagkakaubusan na po ba dito? Correct. Take note, the price tumaas talaga. Dahil nga wala kukunti ang supply. May mga nag-inspeksyon ng police kanina sa mga tindahan. Kailangan natin mag-patrol para at least mawala yun at walang magbebenta. At mamayang alas 10 naman ng gabi ay inaabangan ng mga residente at mga turista dito ang Grand Fireworks Display sa Melvin Jones Grandstand sa Burnham. Atom? Maraming salamat, Katrina Son.